Hi guys! Kumusta kayong lahat? Sana ay okay lang kayo. Andito na naman ako para magbahagin ng panglimang kwento ng buhay ng isang PWAF member. Tulad ng palagi kong sinasabi sa araw-araw kong pag-upload ng mga kwento, sa bawat buhay ng tao na aking ibinabahagi sa inyo, ay meron kayong mga mang-aral na mapupulot doon. Kaya samahan niyo ako, pakinggan ang isa na namang kwento ng buhay ng isang PWAF member. At dito ko na sisimulan ang kanyang kwento. Ako po si Maria Jessa Ortiz, 32. Dalawa lang po kaming magkakapatid. Nung bata pa po ako, ay nasa abroad ang aking papa. Ang mama ko naman ay may magandang trabaho din. Kaya dalawa lang po kami, lagi ni kuya ang naiiwan. Kaya namuhay po kaming independent. Nakapagtapos po kami pareho ng high school. 2006, namatay po ang mama namin. At kasalukuyan ay may 9 months na po akong baby noon. Simula po noon ay natuto na akong buhayin ang aking anak sa paglalabada. Ang una kong asawa noon ay wala ding trabaho. Hanggang sa nasundan pa ulit ako ng isa pang anak. Nagtatrabaho ang asawa ko noon at sinasarili ang mga sahod niya. Kung hindi pa kailangan ng anak namin, hindi siya magbibigay. Hanggang sa nasundan pa ang aming anak ng pangatlo. At ganun pa din po ang naging sitwasyon at sistema hanggang sa nanakit na siya at di ko na matiis. Nagpasya po akong makipaghiwalay. Namuhay ako kasama ng mga bata. Nagtrabaho ako kahit labandera. Hanggang sa nakilala ko ang isang lalaki na akala ko ay okay na. Mabait at maasikaso sa mga bata. Walang trabaho, ngunit na madiskarte. Kapag umuwi po siya ng bahay, maraming pasalubong sa amin. Kaso, napag-alaman ko na sa pang-hold up niya pala galing ang pera at mga pampasalubong na yun. Nakulong siya at meron kaming dalawang anak. Lumayo ako at napadpad sa GMA Cavite. Nilakasan ko ang loob ko na mapunta dito kahit walang kamag-anak at walang magulang na tinutuluyan. Tinulungan naman ako ng aking papa. Natahimik ako sa GMA kasama ng mga anak ko. Kinuha muna sa akin ng lola sa unang asawa ko ang dalawa kong anak na panganay. Kaya dalawa na lang ang naiwan sa akin noong 2012. Doon naman sa Cavite ay may nakilala ako, binata pa at bata. Ayaw ko na sana muling makasama pa dahil mahirap. Kaso walang magagawa. Eto na naman, nagkaroon kami ng mga anak at sunod-sunod ito. 2005, 2015, 2016, 2017 at 2018. Sunod-sunod ang aming anak. Nagtatrabaho naman siya at lingguhan kung sumahod, kaya okay lang sa pangangailangan, pero kapos na kapos pa din po. Hanggang sa dumating ang pandemya, nawalan siya ng hanap buhay at nagsimula na rin ang paghihirap namin. Andyan na, pinutulan na kami ng kuryente, pinalayas na kami sa aming inuupahan, bahay. May mabait kaming kapitbahay na kinupkop kami at pinatira.
Araw-araw ay umaakyat ng santol at duhat ang aking asawa para may mailalako ako. Ang kapitbahay ko naman ay nagpapalako ng sampalok. Minsan nga ay ang nagpapalinis sa amin sa burol ng patay at mabibigyan kami ng 200 at may ipapangkain na kami. Minsan ay naglalabada at nagpapalinis din naman. Swerte naman kung may nagpapalinis sa akin ng cage ng mga American bully na aso at nabibigyan ako ng 300. Lahat po ng pwedeng pag-sideline ay ginawa ko para makakain lang kami ng aking mga anak. Hanggang sa ngayon po ay ganun pa rin ang aming pamumuhay. Nagpasya ako na mamasukan, kaso po sa mga napapasukan ko ay di rin naging maganda ang pagkikitungo nila sa akin. Kaya napilitan po ako na umuwi at maglagi kasama ang aking mga anak. Naglabandera at nagtagalinis naman ako ng cages. Yun na po ang aking sideline. Kaso po, kapag wala, ay wala talagang malapitan. Wala na sa abroad ang tatay ko at nasa probinsya na. Kaya wala na din talagang ibang makakatulong sa akin. Minsan madalas na kami ngayon walang matinong pagkain. Makakakain man ay sa gabi na lang. Simula nang nasali ako sa PIWAP, ay nakita ko ang mga taong natutulungan at nagiging positibo dito. Dito ko din po na i-apply sa buhay ko ang 3T. Tiis, tiyaga, tiwala. Lalo na sa may kapal. Nakita ko kung paano tayo tulungan ng PIWAP sa mga problema natin. Paano sila magbigay ng ngiti at konting payo. Sana suportahan natin ang grupo hanggang huli. Maraming salamat po sa inyo. At natanggap ako bilang isang miyembro ng PIWAP. More blessings to come po, PIWAP. At ito na po ang aking maiksing kwento. Sana po ay kahit paano ay nakapulot kayo ng aral sa aking kwento. Salamat po.